maging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagpapalay. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Mga bayaning magsasaka, tekniko sa pagpapalay, mag-aaral at mga guro, at sa mga kababaihan sa kanayunan, linangin ang kaalaman sa palay-aralan. Makabagong pagsasaka sa himpapawid. Hatid sa inyo ng DA Agricultural Training Institute Calabarzon, Department of Agriculture Regional Field Office 4A, DA FieldRise, DA Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture, o DA AMIA at National Irrigation Administration o NIA Region 4A. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay o palayan. Manood ng live sa official Facebook page ng ATI Calabarzon at Agri Studio YouTube channel tuwing Miyerkules alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at tuwing Biyernes alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Mapapakinggan din ang palay-aralan sa Radyo Natin Laguna 106.3 FM, Radyo Natin Gumaka 107.9 FM, DZJB 1458 Radyo Calabarzon, 92.7 Spirit FM Infanta at Radyo Totoo DWAL 95.9 FM. Para sa karagdagang impormasyon, isearch lang ang ATI Calabarzon at Department of Agriculture RFO 4A official Facebook page o magtungo sa aming website ati2.da.gov.ph/ati-4a. Tara! Palay-aralan na! Mga bayaning magsasaka. Iba na naman ang leksyon natin ngayon. Mag-take note ha para matuto sa palay-aralan. Hatid ng DA, ATI, FieldRise at mga lokal na ahensya sa rehiyon. Sigurado akong madadagdagan ang iyong kaalaman. O siya, upo na ng diretso dahil bubusugin na naman tayo sa mga bagong impormasyon. Makinig at matuto sa palay-aralan. Mapagpalayang araw po! Kayo po ay nakikinig at nakatutok sa Palay Aralan! Makabagong pagsasaka sa himpapawid. Ako po, si Jaja Kailo mula po sa DA Agricultural Training Institute, Calabarzon. Magandang umaga po. Ako naman po si Chika Gitla, ang inyong kapalay school sa himpapawid. Mula naman po sa Department of Agriculture, Calabarzon. Ayan, Ma'am Chi, welcome po mga kapalay school sa ikalabing lima na episode po ng School on the Air on Smart Rice Agriculture. Hatid po sa atin ng Department of Agriculture sa pamamagitan po ng DA Agricultural Training Institute, Philippine Rice Research Institute o FieldRise at Philippine Information Agency o PIA. Katuwang po natin sa ating pong programa ang DA Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture or AMIA program, Calabarzon at National Irrigation Administration Region 4A. Ayan mga kapalay school, samahan po ninyo kami sa isang oras na naman ng talakayan na naglalayong maiangat ang antas ng pagsasaka sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya sa pagpapalay. Yan, Ma'am Chi, tayo po ay napapakinggan sa ating po mga partner radio stations na Radyo Natin 106.3 Laguna, Radyo Natin Gumaka 107.9 DWGR FM, DCJB 1458 Radyo Calabarzon, 92.7 Spirit FM Infanta, 95.9 Radyo Totoo at napapanood po ng live sa official Facebook page po ng ATI Calabarzon, Department of Agriculture Regional Field Office 4A, Philippine Information Agency Calabarzon, FieldRise Los Baños, DA AMIA Calabarzon at syempre po sa aming pong YouTube channel na Agri Studio. Ayan, good morning sa inyo dyan, Jaja, sa ATI. At magandang umaga din po sa mga kasamahan ko dito naman sa aming ahensya sa Lipa, Batangas. Siyempre, pagbati din po sa ating mga katuwang na municipal at city agriculturist ng buong Calabarzon. Good morning po sa mga irrigators associations na ating mga kasama, sa mga magsasaka po, tekniko sa pagpapalay, estudyante at mga guro at mga kababaihan sa kanayunan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa ating mga kapalay school na nakatutok
sa ating mga katuwang na radio stations. Yan, Ms. Jaja. Yan, Ma'am Chi. Yan, ganyan din sa ating po mga Kapalay School mula po sa iba't ibang mga universidad. Ayan, naka-attendance na po ba kayo mula po sa Cavite State University, Laguna State Polytechnic University, Batangas State University, the National Engineering University, University of Rizal System, Southern Luzon State University, at Polytechnic University of the Philippines, Mulanay, Quezon Campus. Pagbati rin po sa ating po mga kaagi netizens na nakatutok na ngayon, at syempre po sa ating po mga kasamahan na nakatutok sa ATI Clubbers. Ayun, magandang umaga po muli. Ano po, noong nakaraang linggo, mga Kapalay School, atin pong napag-usapan ang financial literacy, ang farm record keeping, at pahapyaw dun sa ating pigmented rice. Ano po, at syempre po, sa huling dalawang episodes, ayan na Miss Jaja, huling dalawa na, ano po. Ayan, atin po, yes, atin pong pag-uusapan naman, tatalakayin po natin, muli continuation po ng ating production of pigmented rice, at yung pong mga best practices ng ating mga katangi-tanging kababaihan at kabataan sa sektor ng pagpapalay. Yes, ayan po, huling dalawang episodes na lang po tayo, mga Kapalay School, no? Kaya wag pong bibitaw sa ating pong programa. Abangan din po natin, mga Kapalay School, ang Agri Panahon hatid sa atin ng DA AMIA Program Calabarzon at Palay Aralan Tex Promo. Alam ko pong excited na kayo sa ating pong aralin. Atin po munang batiin ating pong mga Kapalay School na nakatutok sa Facebook at YouTube po. Hello po sa mga early bird po natin, no? Jermaine Ian Tolentino, good morning po. At syempre sa ating pong mga kasamahan sa Fitz Pila, good morning po. Ayan, maaga rin po silang nakatutok dito po sa ating programa. Ronaldo Leoncio, shoutout po sa Binango ng Rizal, at syempre po sa ating pong Municipal Agriculture Office, at kay Doc Erwin Diestro. Ayan, good morning din po sa Agriculture Department of Agriculture Munting Ilaw Rodriguez Rizal, and then kay Sir Jose Doria mula naman po, aba? Ang dami pong mga nanonood mula po sa Rodriguez Rizal, and yes. Shout out po kay OIC Mau Romulo Anastasio. Hello po sir, good morning po. Ang ating mga LFT na po, napakasisipag din po ito mula po sa Tansa, Cavite, si Talio. Ayan o. Good morning po. Ayan. Sa Nia Infanta, Quezon, at Mica Babaan Irrigators Association, Rona Aumentado. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. At syempre ito po, nagsisi attendance na po ang ating po mga estudyante mula po sa LSPU. Magandang umaga din po sa mga taga Mabitak, and of course sa Dakilang Sulok Farmers Association. Ayan, may mga estudyante rin tayo mula po sa Siniloan, nag-Carlan Satellite Campus taking BS Agriculture. Yes, Mary Gracie Ramos. Nako, sana po ay ma-meet namin kayo very very soon. Ma'am Chi, sino pa po ang ating po mga babatiin? Miguel B. Cynthia Bersabe. Ayan. Good morning din po. OIC Mau Romulo Anastasio. Ayan. Sa Montalban. Sabi po yan ni Inyon.
ano to, Icra, pabaligtad yung kanyang pangalan, Miss Jaja. Ano? Medyo challenging tong ating mga Facebook greetings. Pero magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po, good morning din po, Victoria Ulang from Binangonan, Rizal. At putulin ko muna hanggang dito, LSPU Siniloan Campus, John Alfred Felizardo Iturriaga. Ayan, good morning po sa inyong lahat. At muli po, isamahan niyo po kami. Ano, 1 hour po tayong magtatalakayan ngayong umaga. Kaya naman mga kapalay school, kami po ay magbabalik. Huwag po kayong bibitiw, sa ilang paalala lang po. Upang hindi pa tsamba-tsamba lang ang pag-aabo, no? Subukan ang LCC app. Gamit ang iyong Android phone, i-download ang LCC app sa Play Store. Sa LCC app, magagabayan tayong mga magsasaka kung kailangan na nga ba ng nitroheno ng palay. Ayon sa pag-aaral, mga 2,000 piso bawat hektarya ang pwedeng matipid kung saktong dami lang ng nitroheno ang gamitin. Ano pang hinihintay mo? I-download na ang LCC app. Para sa dagdag kaalaman sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRise Text Center 0917-111-7423. I-follow din ang DA PhilRise Facebook page nang updated ka sa usaping pagpapalayan. Kayo pa rin po ay nakatutok at nakikinig sa Palay Aralan. Makabagong pagsasaka sa Himpapawid, kasama pa rin po ang inyo pong lingkod, Jaja Carlo, mula po sa DAATI Calabarzon. At ako pa rin po si Chika Gitla mula po sa DA Calabarzon. Ayan, Ma'am Chi, no? Sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong programa, tayo po ay dadako na sa ating pong nabitin na arali nung nakaraang linggo, no po? Yan, yung pong ating pigmented rice. Ano po? Ayan, ihanda na po ang inyong panulat at notebook, mga kapalay school. At atin na nga pong pag-uusapan ang panghuling parte po ng production of pigmented rice. Upang ibahagi po sa atin ito, kasama po natin sa palatuntunan ng ating radio teacher ngayong araw mula po sa Baras, Rizal. Siya po ay Local Farmer Technician o LFT, magsasaka siyentista at Vice President ng System of Rice Intensification o SRI ng Baras Rizal Farmers Association. Welcome po natin si Ginoong Glenn F. Fortu. Ayan. Ayan. Sa pumapagpalang araw, Sir Glenn, maaari niyo po bang batingan natin po mga taga-subaybay ng ating pong programa? Good morning po sa lahat na farmers ng Calabarzon at sa ATI Calabarzon. At dito po sa aming law office, sa staff na. Good morning po sa lahat. Ayan, magandang umaga po muli, ano, Sir Glenn, and welcome po sa ating programa. At ito na nga po, atin pong ipagpatuloy yung tungkol po sa pigmented rice production. Sir Glenn, ano-ano po ba yung mga, sa inyo po, yung inyo pong itinatanim na mga pigmented rice? Itinatanim ko po ay black rice, red rice, tsaka brown rice po. Ayun, sir. So, sir, gaano na po kayo katagal na nagtatanim po nito? Mga 10 years na po. 10 years na, opo, ayan. Eh, sir, dahil nga po kayo ay ito po ang inyong mga production, ano po, na pigmented rice, paano nyo po ito iminamarket at kamusta naman po ang tanggap po ng sa atin po mga pamilihan ito? Ang market po namin, ang unang-una, ito po yung nagtatangkilig sa amin ng aming LGU po. Sila po ang kumukuha ng aming mga produkto ng pigmented rice. Lahat ng produkto sa kanila po napupunta. At ang iba po ay sa mga karating bayan at sa Katiwa ng Kainta. Ayun, so tayo po ay aktibo sa pakikilala po, especially doon sa ating Kadiwa. Ano po? Hello po, Sir Glenn. Opo.
Apo. Sir, bilang nga tayo po ay nakikilahok nga po sa mga katulad nga po nitong Kadiwa Market natin. Ano po? Kakamustahin ko lang po. Kamusta naman po yung inyong production? Meron po ba tayong mga maibabahagi po sa ating mga taga-subaybay tungkol po sa ating production processes po dito sa pigmented rice? Okay po. Kasi kami po sa SRA, limitan pong produkto namin ay yung colored rice po. Kaya hindi kami nag-aalala kung kulang man sa tubig. So, ano, kasi ang mga pigmented rice, hindi po yan matakaw sa tubig. Kaya ginagamitan po namin yung wet and dry na proseso. Yung tatlong araw na basa, ibang araw na tuyo po siya. Para siya ay sumuwi ng maganda at bumulas ng maganda ang palay para maganda po ang at ang gamit po namin, kasi kami po yung organic farming, kaya ang toksyon at saka mga vermicompost na bigay ng Department of Agriculture ang aming na-apply. Opo. Meron tayo, sir, ano, maibabahagi po ba na mga hamon na ating kinakaharap po dito po sa ating pigmented rice production? Baka po meron tayong mga maaaring ibahagi para din po alam ng ating mga kapalay school po kung paano nila ito i-handle kapag po nangyari naman sa kanila. Meron po ba tayong mga challenges, yung mga bagyo, ganyan po? Ay, marami po. Lalo po dito, pag kami malapit sa dagat ng Laguna, lumaki po ang tubig, nasasalanta po kami. Pero hindi po kami tumitigil na magtanim ng pigmented rice kasi marami na pong customer namin na umaasa sa aming mga sama. Opo, sa ano, tuloy-tuloy lang po, ano? Sa pa po ay kailangan din pong supply ng aming LTO, aming konsepto para magdamin sila palagi ng colored rice sa kanilang apa. Kung sa hamon po talaga, marami, lalo po sa pag marami ang produksyon at hindi po ma-accommodate ng aming munisipyo, ay nahirapan din po kami mag-market. Kasi lalo pag lahat kami nag-tanim ng pigmented rice, yung mga SRA members, ay nahirapan din po kami. Kaya minsan, may kami natulong sa pag-inom ng LTO, sa AMAT, na tulungan kami mag-market ng aming mga products. Opo, at ito na nga po yung inyo pong pagsali sa mga Kadiwa Market. Ano po? Opo, para po mailapit po yung ating produkto sa ating mga mamimili. Tama, sir? Ano po? Ayan, sir, kung meron pong mga katanungan ng ating mga kapalay school, saan po ba maaaring bumili o saan po kayo maaaring kontakin ng atin mong mga taga-sibaybay? Dito lang po sa MAU office po namin mismo, sa Pits Baras po, ay pwede niyo po silang kontakin at i-relay po sa amin kung ano po ang mga kailangan. So makikipag-ugnayan po sa mga LGU, sa LGU po natin. Ano po? Meron po ba tayo, sir, ano, ibang detalye po or meron po ba tayong Facebook page na pwede po nating ibahagi para po tingnan o i-check ng ating mga taga-subaybay? Meron po. Ako po, ang Facebook po ay importo lang po. Ayun. Ayan, sir. Meron po bang contact number or na pwede po kayong ibahagi? Yes po. 0953-079-2570. Ayun, mga kapalay school, yun po ang pwede nating kontakin, ano po, in case po na meron kayong mga katanungan o gusto po ninyong bumili nito nga pong mga pinoproduce na pigmented rice ni na Sir Glenn. Ayun, Miss Jaja, baka gusto po pong umorder. Ayun, Ma'am Chi. Siyempre, no, ini-encourage natin yung ating po mga kapalay school na suportahan po ang ating po mga yung produkto po ng ating po mga local farmers, no. At siyempre, base nga doon sa ating nakaraan na pagtatalakay dito o talakayan nga, no, na binahagi ni Sir Francis, ay malaki ang benepisyo ng pagkain ng mga pigmented rice katulad nga ng brown at syempre ng
black rice. At sabi nga ni Sir Glenn, organic, no? Organic yung pagpapalaki nila doon sa kanilang pigmented rice. So sa mga talagang health conscious po na ating healthy, mga kapalay, palay school, no, ay maaari niyo pong kontakin nga po ang local government unit through the Municipal Agriculture Office po ng Baras, Rizal. At syempre malapit din sila sa Manila area, no po, Ma'am Chi. So talagang accessible. Yes, accessible. At saka at talagang yung sa mga kadiwa na kadiwa na sinasagawa nga ng AMAD, no po. So kung kami rin po ay magsasagawa rin po ng kadiwa dito sa September. So hopefully po ay may mga pigmented, no, pigmented rice din po tayo na may mai-offer sa ating po mga kababayan dito sa 13. Ayan, Sir Glenn, no, baka biglang dumagsa ang text sa inyo patungkol po sa order. So meron naman pong naka-stock po sa inyo pong asosasyon or sa inyo pong sariling ani? Sa ngayon po, yung sa akin po ay kukunti na po kasi taniman po ulit kami ngayon. Ah, okay po. Kaya, focus na yung stock namin. Kaya taniman ulit. Kaya baka sa susunod na ani po. So medyo may kalakihan po talaga ang demand po ng mga ganito po, ng mga pigmented rice. Brown man po yan o black rice. Ano po, Sir Glenn? Kaya yung mga kapalay school natin na baka gusto nang itry yan, yan sa pigmented rice, ano, para mas dumami ang ating production. Yes, opo. Ayan, Sir Glenn, no, sa ating po mga kapalay school, kung nais niyo pong umorder, no po, ay kontakin niyo nga lang daw po si Sir Glenn sa kanya pong Facebook o sa kanya pong contact details na ibinigay po niya kanina. Ayan. Muli, Sir Glenn, no, maraming salamat po sa oras po na inyo pong ibinigay sa ating pong palay-aralan, no po. Baka po may mga nais po kayong batiin. Tayo po ay live ngayon sa ating pong Facebook at syempre po sa YouTube po ng ATI Calabarzon. Thank you, ma'am. Pinabati ko po yung lahat ng alumni ng Calabarzon na participant. Gumawa ng kanilang application sa kanilang salamat po. Ayan. Pabuhay po, no, pagbati po sa ating po mga LFT, no po, dito po sa Calabarzon at syempre po sa ating pong buong bansa na rin. Ayun, Sir Glenn, marami pong salamat sa inyo pong oras. Susunod po muli. Ma'am Chi, no, ating pong napakinggan ang mga mahalagang impormasyon po sa na ibinahagi po sa atin ng ating pong radio teacher. Wala pong iba kundi si Sir Glenn F42. Ayan, mga kapalay school, para naman po sa inyo pang mga katanungan o comments, maaari po tayong mag-chat dyan sa ating live dito po sa ating Facebook at YouTube channel ng ATI Calabarzon. O di kaya po ay mag-text sa numerong 0962-0560749. Ayan, Ma'am Chi, tayo po ay magkakaroon lamang po ng break na po sa aming pong pagbabalik ay ating pong pag-uusapan ang meron pa po tayong mga kausap na dalawa na very inspiring po, no? At kaya huwag pong bibitiw, mga kapalay school, atin po muna pakinggan ang Agri Panahon. Kami po ay magbabalik makalipas po ang ilang paalala. Diretso ang mga bagong natututunan sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng ATI at Philrice. Palay Aralan. Agri Panahon.
mga Kapalay School, narito ang ating ulat panahon para sa linggong ito, ika-23 ng Agosto hanggang sa 30 ng Agosto. Handog po sa inyo ng Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture or AMIA Program Calabarzon. Ayon sa pagdatayan ng panahon ng DOST Pag-asa, patuloy pa rin ang pag-iral ng Southwest Monsoon o hanging habagat na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. At ito ay maaaring magdala pa rin na maulap na kalangitan na may tsansa na malalakas sa pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Meron din minomonitor sa ngayon na isang low pressure area o LPA sa silangan ng Apari, Cagayan at hindi inaalis ang posibilidad na ito ay maging isang bagyo sa mga susunod na araw. Para naman sa weather updates natin sa Calabarzon, maaaring makaranas ang ilang lugar na maulap na kalangitan na may tsansa na maipina hanggang sa malakas na buhos ng pag-ulan na dulot ng hanging habagat. Maaaring makaranas pa rin na maalinsangang panahon lalong-lalo na sa ilang bayan sa Quezon Province. Para naman sa ating mga farm weather advisories, para sa mga sahod ulan na palayan, tiyakin natin na maayos ang ating mga pilapil at kanal upang maimbak ang mga tubig ulan at pwedeng gamitin sa mga susunod na araw na kakaunti ang ulan. Para sa mga irigadong palayan, maaaring magdagdag pa rin ng tubig dahil maaaring hindi sumapat ang tubig ulan sa pagpapatubig ng mga palayan. Iwasan din natin na pag-spray ng mga pestisidyo, lalong-lalo na sa bandang hapon dahil sa banta ng mga pag-ulan. Ako po si Lorraine Mota sa inyong Kapalay School mula sa AMIA Program ng DARFO4A. Isang mapagpalaing araw! Time check po, 10:25. Kayo po ay nakikinig at nakatutok sa Palay Arala, makabagong pagsasaka sa himpapawid. Ayan mga Kapalay School, atin pong napakinggan ang Agri Panahon. Kasama pa rin ang ating Kapalay School na si Miss Lorraine Motas. Para po sa iba pang weather updates, i-follow ang AMIA Calabarzon official Facebook page at ang Farmers Information and Technology Services Office Center ng inyong lugar. Ayan. Kayo na po, Ma'am Chi, ay atin na pag-usapan ang mahalagang detalye patungkol po sa marketing ng pigmented rice na po na ibinahagi sa atin na ating pong local farmer technician mula po sa Baras, Rizal na si Sir Glenn Fortu. Syempre, nakita rin natin kung paano, kung gaano kalaki ang demand nito at syempre ay yung malaking tulong nga po ng suporta po ng local government unit nila sa pagbebenta at syempre ng AMAD sa tulong na rin po ng Kadiwa. Sa pagpapatuloy po ng ating pong programa, meron po tayong espesyal na bisita. Isa po siyang kabataan na nagpupunyagi sa sektor ng pagpapalay. Siyempre po, amin po ipinagmamalaki ang amin pong 4-H President mula po sa Candelaria, Quezon. Wala pong iba kundi si Sir Radel de Ocampo Mabitag. Magandang umaga po sa ating lahat sa ATI Calabarzon, ganun din po sa DA Region 4A at sa bawat isa na kalahok sa programa ito na School on the Air. Muli, isang magandang umaga po sa inyo, ganun din po sa mga nakasubaybay sa iba't ibang radyo na connected po dito sa ating region. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Ayan, Sir Radel, maganda umaga din po, no? At syempre, ang una ko pong katanungan sa inyo, ayan, medyo matagal na nga lang po ito, pero baka maaari nyo pong ma-share yung mga natutunan nyo po, no? Sa inyo pong karanasan bilang isang young farmer, farm leader, dito po sa Young Filipino Farmer Leaders Training Program in Japan. Ano po yung mga best practices na nakita po ninyo doon? At syempre yung mga natutunan nyo na rin po doon po sa internship. Muli po, magandang umaga po. Ano? May kaugnayan po doon sa pagsasanay ko is ginana po siya last 2019. Kaya medyo may nare-recall man ako, hindi ko na ma-recall lahat yung composition o naging training ko. Bale, magbahagi lang din po ako ng konti, ano. Mm-hmm. But yung pong farm na napuntahan ko is focus po ako sa citrus. So, bale, may area din po ako ng rice field. 38 hectares po siya, bale, at 8 lang kaming gumagalaw doon na nagtatrabaho. Mm-hmm. Yun nga lang po, pagkakaiba ng Japan sa atin, isang season lang po sila nagpapalay. Unlike dito, pwede tayong dalawang cropping or pwedeng magtatlo, depende po sa area. Mm-hmm.
kasi doon po is may winter. Then ahead po sila sa technology. Nandun ang mga makinarya na sabi sa study, nasa 30 years ang alamangan nila sa atin. Pero maliban naman po doon, halos nagkakatulad naman ang pagsasaka natin sa Palay at sa bansang Japan. Ang factor nga lang na naiba sila is technology at itong wet climate. Ayun po, sinusunod din naman nila yung recommended variety, like itong magandang land preparation itong tatanaman mo. May malulusog ng punla, ganun din yung pamamahala sa tubig, pamamahala sa sustansya, pamamahala sa peste, ganun din yung paghahanda sa pag-aani at itong pag-iimbak o pagsisinop nitong mga naani. Ayun po, halos nagkakatulad lang din po siya. Okay po. So talagang marami pong pagkakatulad. Pero ano po, as mentioned nyo nga po, yung sa makinarya, no po, makinarya po talaga. Ayan, matapos po ang inyo pong internship, Sir Radel, noong 2019. Ano-ano na po ang mga naisagawa po ninyo na mga gawain? Yung mga na-adapt nyo po mula po sa inyo pong internship, sa inyo pong sakahan? Pangalawa po dito sa inyo pong organisasyon bilang kayo po ay isang aktibong miyembro po ng 4-H at syempre po sa bayan po ng Candelaria. Pang Miss Universe po ba? Okay lang po. Basta willing po tayo sumagot hanggat kaya. Nung makabalik po ako last year 2020, nag-umpisa na po bali yung pandemic. Medyo hirap ang galaw ng mga farmers that time kasi may mga restrictions sa bawat lugar. Ganun man po ay sinasagawa pa rin natin kung ano yung natutunan natin doon sa bansang Japan na mababanggit ko rin kasi doon sa farm ko may mga makinarya din ako kami. Kaya minimal na rin yung gamit namin ng manpower. Kaya malaking tulong po itong makinarya sa bawat isa sa atin. Ganun din sa organization na hawak ko, hanggat maaari ipinaabot po sa kanila yung mga technology na naaayon o acceptable dito sa area upang makamit din naman nila yung magandang ani para sa kanilang palayan. At except po sa 4-H Club kasi membro din po ako na ibang organisasyon like yung Farmers Association sa barangay namin. Ako po yung secretary at doon po kabahagi nila ako sa mga aktibidad lalo na may kaugnayan sa pagpapalay. Then idagdag ko rin po last 2022 nag-take po ako ng training ng rice specialist training po sa P-Rice Nagalcia. Ayun po. Ah, yes po, opo. Kumbaga, yung mga natututunan nyo po ay inyo na pong naibabahagi sa inyo pong mga kapwa farmers, no po, at syempre po sa mga kabataan na rin po natin diyan, no po. Yes, ma'am. Ayan. Sir Radel, may kasalukuyan po ba kayong sinasaka ngayon? At kung hindi man po pala, meron pa po ba kayong mga inaalagaan na hayop o kaya po iba pa po mga tanim? At syempre po, ano po yung mga teknolohiya po na inyo pong ina-apply doon upang maibahagi rin po natin sa ating po mga taga-subaybay? Sige po. Sa kasalukuyan po is sinasaka ko pa rin yung tenant land namin na 1.7 hectare na pala yan. Ganun din, kasalukuyan ay may hinahawakan po akong farm dito sa lokalidad namin sa Candelaria at ina-apply na rin po namin siya as learning site. Ganun din ma'am, mabanggit ko na yung mga best practices na ginagawa ko naman dito like ito, alternate wet and dry po sa tubig para namamanage natin yung tubig doon sa palay at hindi nagpo-produce ng methane itong mga palay kapag excessive yung paggamit natin ng tubig. Dagdag pa rin po, hindi na may mental block lang, pasensya na po. Okay lang po. Yes, sir. Bali, gumagamit po kayo ng alternate wetting and drying. So, napakagandang yes, practice po talaga niyan, no? Kasi nga ho, higit sa ngayon na may nararanasan po tayong pagbabago ng panahon. Minsan maulan at yun nga po ay, ayan, init naman ang kasunod, no po? Sige, sir. Baka po may mga ma-share pa po kayo. Bali po, yung pinanggalingan ko ring farm doon sa Japan is global gap siya, may kaugnayan sa palay. Doon po, sa pagkakataong yon nakikita natin kung paano yung tamang paggamit nitong mga pesticido o anumang chemical na may kaugnayan sa palay. Hindi tayo nagiging abusado, bagkos ay kinokontrol po natin at sinasaalang-alang natin yung magiging epekto nito sa tao.
ganun din sa ecosystem na meron tayo upang maging balanse at hindi tayo mag-contribute sa pagkasira nitong ating kalikasan. Yes, opo. Napakaganda po ng inyo pong naibahagi, no, yung hindi excessive na paggamit po ng pesticide o kaya po ng mga fertilizer, no po. Ayan. Sir Glenn, baka may mga nais pa po kayong i-share ng mga practices ng paggamit po ba ng mga ICTs, ayan, yung mga rice crop manager, Moet app, LCCI. Inyo rin po bang ina-apply sa inyo pong farm? Yes po, ma'am. Yung LCCI po talagang gamit po namin. Kasi lalo ngayon, may black bag kami ngayon dito. Kaya akala nila ay kulang sa palay nila. Ito pala, black bag na. Kasi naninilap po. Kaya, napakalaking bagay po. Lalo po yung sa yung sa mowit. Dito ang napakaganda. Ayan. Okay po. Ayun po. Sir Radel, no? Baka po ay may mga nais pa po kayong ma-share sa ating pong mga kapalay school na mga practices po ninyo. Gusto ko lang po ibahagi sa inyo na kung ano man po yung nandun sa booklet na meron ang palay check, hangkat maaari po sana isagawa natin yun kasi dumaan po yun sa mahabang pag-aral at din po ay talagang proven and tested na ikapakikinabang ng bawat magsasaka. Kaya pakisuyo po, yun ang ating Bible, may kaugnayan sa pagsasaka ng palay. Talagang malaking tulong yun sa bawat isa sa atin. Kung ano man po yun nandun, may ikumparan nyo po sa mga naging anin nyo sa nakaraan. At malaking tulong po yun, especially na yung binabanggit na synchronous planting, lalo't nabanggit kanina ni Sir Glenn sa area nila is merong infestation ng black bug. Kapag nangyayari yung ganun, nakokontrol po natin yung cycle ng buhay nitong insekto at hindi na sila nakakapaminsala masyado. Napakagaling talaga ng ating po mga magsasaka dito sa Calabarzon. No po, Sir Glenn, maybe ito na po yung aking panghuling katanungan. No po, ay Sir Radel, ayan Sir Radel. Ano po ang kahalagahan ng role po ng kabataan sa sektor po ng pagpapalay at higit sa lahat po sa sektor po ng agrikultura? Bilang kabataan po, isang malaking responsibilidad yung ibinigay sa atin kasi gaya ng binanggit ni Dr. Jose Rizal, tayo pa rin yung pag-asa ng bayan. Hindi man sa ibang industriya, higit po dito sa industriya ng pagsasaka kasi nakakaranas tayo ng global food shortage at kitang-kita natin yung epekto nito sa kasalukuyan. Kaya hinihiling ko po sa bawat isa sa kapwa ko kabataan at membro ng 4-H Club na wabukas po ang isipan natin kung ano ang mga nagiging epekto nito at sana maging contributor tayo upang mapanatili natin yung food security sa ating bansa at ganun din makibahagi sa food security ng buong mundo na hindi lang naman sa pamamagitan ng pagsasaka na tradisyonal, kundi sa mga nakabagong teknolohiya na nakikita natin na narito at pwede naman natin magamit. Ganun din, ang social media, lalo at aktibo tayo dito. Marami pa nga na nagbablog, may kaugnayan sa... Ba't hindi po pala natin bigyan pansin itong pagbablog, may kaugnayan sa farming kasi mas makahihika tayo na makararami kung may nakikita silang ganun at ating pinag-iibayo o pinagbubutit kung ano man yung teknolohiya o industriya ng pagsasaka na meron sa Pilipinas. Or yung kahalagahan po ng kabataan, no? O role ng kabataan sa agrikultura, Sir Radel. No, yung pakikibahagi po ng ating po mga kabataan sa yung strength po ng kabataan sa social media, no, na maging sila po or kayo ang tulay upang maibahagi pa natin ang mga kaalaman at teknolohiya sa agrikultura, maging yung maipromote natin, no, na ang agrikultura ay isa ding kumbaga career na pwedeng tahakin ng ating po mga kabataan. So Sir Glenn, no, may nais po ba kayong maibahagi na mensahe sa ating po mga kapalay school? At syempre po ay baka po may mga nais din po kayong batiin na tayo po ay live na po sa ating pong Facebook at YouTube. Ma'am, masabi ko lang po sa mga
lalo sa mga kabataan, na, saka, lalo po sa mga gula na magsasaka, na huwag turuan na mahirap magsaka ang kanilang mga anak. Kasi pag sinabi ng magulang ko na mag-aral kang mabuti at matutulad ka sa akin, ako isang magsasaka, pero mali po yun. Kasi kaya nawawala po ang ating mga pagsasakang kabataan dahil dito sa mga kapwa ko magsasakang magulang na tinuturuan ng mali ang ating mga anak. Kaya ang anak ko po, ang bunso, sa ngayon, siya po ay kumukuha ng agrikulturo. Dahil ang turo ko po sa kanya ay diyan tayo na buhay sa pagsasaka. At marami pa pong, umaasa po sa magsasaka. Pagkat pag wala po ang magsasaka, patay po ang ating bansa. Wala po silang kakainin, hindi sila makapagturo, hindi sila makapagpagawa. Yan lang po. Yun, tama din po yung sinabi ni Sir Glenn, no? Talaga malaki din yung role ng ating po mga magulang, no po, para ma-encourage din natin, yes, yung ating po mga anak na makibahagi po sa pagsasaka o sa agrikultura. Ayan, thank you po sa ating po mga, sa ating pong dalawang radio teacher, no, si Sir Glenn at saka po si Sir Radel. Sir Radel, baka may kayo po, baka po may nais po kayong batiin. Tayo po ay live ngayon sa ating pong Facebook at YouTube. Nice ko din pong idagdag muna, ano, let's make farming exciting. At hindi lang tayo pwedeng matuto by our own way, but also we would adapt the latest technology na meron naman tayo na pwede natin magamit. Ganun po, nawa ang bawat isa sa inyo na nag-aaral nitong SOA, magiging instrumento kayo upang maibahagi ito sa mga kapwa niyo magsasaka at magkaroon sila ng modernong kaalaman, may kaugnayan sa pagsasaka. Nais ko na rin pong batiin na bawat isang membro ng 4-H Club dito sa aking bayan, dito sa aming probinsya, sa buong Calabarzon, ganun din po, sa aming municipal coordinator, Kuya Joking Crystal, sa municipal agriculturist namin, Mau Ramon Plata, ganun din kay Kuya Roy na aming probinsya, regional coordinator, at sa bawat isa po na magsasaka ng ating rehiyon. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay din po kayo, Sir Glenn at Sir Radel, ng ating pong radio teachers, no po. Radio teachers, and syempre maraming salamat, Sir Radel de Ocampo Mabitag, no po, ang ating 4-H president mula po sa Candelaria, Quezon, sa pagbibigay po ninyo ng inspirasyon sa ating pong mga kapalay school. Ayan, Ma'am Chi. Tama, ano, Miss Jaja, si Sir Radel din ay isang magandang ehemplo at syempre dapat maging inspirasyon ng ating mga kabataan, lalo na ano, kasi sabi nga niya, yung mga kabataan, kailangan natin ma-encourage pa, ano, na talagang bigyan ng pansin itong agriculture sector, kasi nga naman ito ang sector na para sa lahat, ano, talagang kahit sino, ayan, pwede po itong pasukin at talagang ito ay kailangan at hindi mawawala sa ating bansa. Ano po, Miss Jaja? Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi, Sir Radel. At syempre, sa atin ding unang teacher, si Sir Glenn. Maraming salamat po sa inyo. At, ayan, tuloy-tuloy ko na to, ano, Miss Jaja, ang sa susunod nating makakapanayam. Tama? Yes, ma'am. Po. Yes, ang ating mga susunod namang makakapanayam, mga kapalay school, ay isang kahangahangang kababaihan. Hindi lamang po sa larangan ng pagpapalay, pero maging sa sektor ng agrikultura. Siya po ay isang co-operator ng Learning Site for Agriculture o LSA1, isa din pong magsasaka siyentista, at isa rin natin siyang katuwang sa pagpapatupad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o yung RCEF po. Ano? Ito po ay walang iba kundi si Ginang Evita Roqueza ng Roqueza Integrated Farm mula po sa Pila, Laguna. Ayan, maganda umaga po, Ma'am Evita. Ayan, good morning po, Ma'am Evita. Ayan, Ma'am Chino, dalawa. Ayan, dalawa na ating nakapanayam at syempre isa sa sektor ng yung sa pigmented rice at syempre si Sir Radel ay ating pong nakapanayam sa
bilang inspiring na youth no po dito po sa sektor ng pagsasaka at syempre po sa pagpapalay. At ngayon naman po ay kababaihan no po. Ayan, kasama natin ang ating pong LSA cooperator at syempre po magsasaka siyentista. At marami rin pong nanonood na ngayon mula sa Pila, Laguna. Good morning po, Ma'am Evita. Good morning. Tita Evie, good morning po. Hi. Good morning po. Ayan. Ma'am Chi, no, kasama na po natin ngayon si Ma'am Evita. At syempre gusto natin malaman, Ma'am Evita, no po, ano-ano po ba yung mga, maaari po ba kayo magbahagi ng inyo pong mga best practices na inyo pong ginagawa o isinasagawa sa inyo pong sakahan? Okay. Dito po sa aming farm, sa Roquesas Integrated Farm, ay nagkakandak po kami ng training dahil kami po ay accredited ng ATI TESDA para makapag-conduct po ng mga iba't ibang trainings, no? Nagkakandak po kami ng, ngayon po ay meron kaming FFS for rice farmers. Then, nagkakandak din po kami ng animal production for ruminants para sa baka, kambing, kalabaw, at OAP po, and C2, no? Ngayon po, by October, magkakandak din po kami ng yung enhancement training sa FFS, ang pest and nutrient management at saka digital agriculture, no? Yun po yung mga kinakandak namin dito sa aming farm. At kasabay po, kasama po doon sa aming kinakandak na FFS, meron po kaming demonstration farm na lahat po ng nilalecture namin sa FFS ay pinagagawa po namin sa aming mga trainees, no? Ngayon po, kahit po yung bilang agriculturist po, ay sinasamantala ko po na samahan ng organic farming ang lahat ng tinuturo ko, kahit sa vegetable production, sa rice farming. At actually po ngayon sa aming demonstration farm na isang ektarya, yun po ay nilalagyan ko, piniliwanag po po sa aming mga estudyante. Nagsabog po sila ng gumamit po kami, dahil dito po sa farm ay marami kaming baka at kambing. Yung pong kain ng kambing ay isinasabog na po namin sa aming rice farm. Sa isang ektarya po ay sinasabogan po ng nasa 50 bags na 50 kilos na goat manure. Yun po ay pagkatapos po ng harvesting, nagsasabog na po kami ng animal manure, no? Para ma-decompose pong mabuti 1 month before land preparation. Then, before final leveling po, nagsabog din po kami ng vermicast. Kaya po, ngayon po, napakamahal po ng commercial fertilizer, no? Kaya, pinaliliwanag po po, ina-encourage po po ang mga rice farmers na gumamit po kung anong pwedeng organic fertilizer na available sa kanilang area, no? Katulad po dito sa aming farm, marami kaming baka at kambing, kaya ni-utilize po namin mabuti lahat ng mga manures, no? Para makabawas po sa commercial fertilizer na isasabog. In that way po, tayo po ay nakakatulong po para mamitigate ang climate change, dahil nababawasan po ang pagsingaw po ng nakalalasong nitrogen gas sa ating kalawakan, no? At ang mga farmers po ay nakakatulong din kung po gumagamit po tayo ng organic fertilizer para po mapaganda ang kalidad ng kanilang lupa o ang fertility ng lupa, no? Napakahalaga po yun. Kasi kung continuous po na ang gagamitin natin sa ating palayan, kahit po sa pagtatanim ng gulay, ay puro po commercial fertilizer, dadating po ang panahon na magiging acidic po ang ating mga lupa, no? De, kailangan pa nating mag-apply ng apog or lime para po makondisyon uli yung ating mga binubungkal na lupa, no? Kaya sa pamamagitan po ng mga experiment na ginagawa namin o demonstration farm, pinakikita ko po sa mga rice farmers, pati po sa mga magugulay, na
napakaganda po ng paggamit ng organic fertilizer. At bukod po doon, nababawasan po ang gastos nila sa tubigan. O katulad po ng ginagawa namin ngayon, isabi ko nga po, nag-apply po kami ng kain ng kambing na limang, bagay po, ang nagiging problema po, ang sabi nga po nila, ma'am, kami kukuha ng maraming kain ng kambing. Eh ang sabi ko naman po ay, ang DA po ay nagbibigay ng chicken manure. Kaya pwede po nilang gamitin yung chicken manure bilang organic fertilizer. Kaya lang po, dapat ay tama kung ang panahon ng kanilang paglalagay. That is, dapat po ay isang buwan bago mag-land preparation para po ma-decompose po muna yung mga animal manure. Kasi kung magtatanim po sila nang hindi pa po fully decomposed yung animal manure, ay maninilaw din po ang kanilang mga tanim. Kasi mainit po yung methane na sumisingaw at habang nagde-decompose din po yung mga manure, inaagawan din po ng mga microorganisms yung palay sa sustansya ng lupa. No? Kaya dapat po, tama, yung katulad dun sa nilalecture natin sa nutrient management na it, tama yung elementong nakalagay sa lupa, tama yung panahon ng paglalagay, at tama ang dami. Okay. Ayan. Mga kapalay school, ang dami na agad na ibahagi ni Ma'am Bevita. Ano, ma'am? Maraming salamat po. Ayan, ang dami ng best practices na talaga ng mga panigurado pong kapupulutan po yan ng mga inspirasyon at ng mga ma-apply din ng ating mga kapalay school, Ma'am Evita. Ano, maraming salamat po. Ang dami nyo na agad na ibahagi, lalo po tungkol dito nga sa integrated farming. Ano, yes, po, na talaga namang pagkaganyan yung pagpapatakbo o management sa farm ay walang sayang, ano po, walang tapon, kasi talagang magagamit at magagamit lahat ng makikita natin sa farm. Ano po, Ma'am Evita? Yes po. Ayan, thank you, ma'am. Talaga naman kayo po ay isang halimbawa ng talagang kababaihan sa agrikultura. Kaya naman para sa inyo po, ma'am, ano po ba ang kahalagahan ng kababaihan sa sektor nga po ng pagpapalay at higit po sa lahat, eh syempre dun po sa agriculture sector? Ngayon po, yung mga trainees ko po, kadalasan po sa kanila ay mga babae na po ang na-attend. Mm-hmm. At nakakatuwa po yun. Kasi po ay na-explain ko po sa kanilang mabuti, lalo na po doon sa organic agriculture production, na kasi po, sina-challenge ko sila. Tingnan nyo, sabi ko, kung kayo ultimong kangkong, amotitops, binibili nyo sa palengke. Kahit yung mga mustasa, pechay na native, lahat binibili nyo yan sa palengke. Samantala, yan po ay pwede nyo itanim. Kahit wala kayong malaking taniman, pwede sa bote. Para yun pong mga basic na gulay na kailang ihain nyo sa pamilya nyo, ay nasisigurado nyong walang lason at organic, no? Bukod sa, libre pa siya. Kaya po, nakakatuwa na yun po ay naishishare ko sa mga kababaihan na umaattend ngayon, pati po doon sa mga kabataan. Ngayon po, marami na rin umaattend ng mga kabataan, no? At nakakatuwa na, sabi nga nung isang trainer natin kanina, huwag isipin na ang farming ay mababang profession. Ang pagsasaka po, lalo na po ang rice farming, ay isang negosyo na po. Hindi po katulad ng dating ano na, ang pag magsasaka ka ay nakakahiya kasi mababa, parang hindi ka professional. Ngayon po ang pagsasaka ay napakalaki na po ng puhunan. Kaya isa na talaga itong negosyo, no? Kaya sa mga trainings po, ini-encourage ko po yung mga tatay, nanay, na huwag sabihin nga sa kalamang anak na, oh, mag-aral ka na lang para hindi mo hindi ka matulad sa akin na isang magsasaka, no? Dahil ngayon po, ang pagsasaka talaga dapat gawing isang profession at isang negosyo. Kasi lagi po tayong aasa sa importation pagka po kukunti ang inani natin, no? Kaya dapat tayo mga magsasaka, ang mga anak natin, pa-attend din natin ng mga trainings, yung mga kababaihan po, umattend din po ng training para makatulong po sa pamilya. Yes.
Yes, ayan. Kaya naman po talaga naman mga kapalay school, ang mga kabataan at kababaihan, importante po yan sa sector ng agriculture. Ano, sa planning pa nga lang po, di ba, pag magsisimula, yes, talagang tayo po mga kababaihan, ready po dyan. Ano po, tama po Ma'am Rita? Yes po. Yes. Ayan. Ma'am, dito po sa ating farm po, ano po ang ino-offer dito nga po na services dito nga po sa Roqueza Integrated Farm? At baka po meron po kayong contact number na pwede pong ibahagi para po sa ating mga taga-subaybay. Okay. Sabi ko nga po kanina, kami po ay nag-o-offer ng iba-ibang programs. Okay, papatraining po kami, accredited po kami para mag-conduct ng training sa organic production, ganun din po sa animal production for ruminants. Ito po ang ito pong kurso na to ang in demand ngayon kasi po ay pagka-graduate po nila pwede po sila magtrabaho sa Japan. Marami na po kaming trainees na nasa Japan, nasa New Zealand at medyo malaki po ang sweldo, no? Ang pagdiyan po sa animal production for ruminants, yung po ay sa baka, kambing at kalabaw nga, no? Na ang training. Pag naman animal production po, organic production, ayun po ay sa pag-aalaga po ng baboy, kambing, paghahalaman po, paggugulay, paggawa po ng mga organic fertilizer, no? Na kailangan po natin ngayon. Kaya po, yung dalawang trainings po yun ay NC2 po. Ibig sabihin, ito po ay may national certificate na binibigay ng PESDA. Ayan. Kaya po, ngayon po, halos pa, palimang batch na po namin ng APR ang ikakandak namin by September 4. Nakakalungkot nga lang po kasi ang PESDA po ay walang ibinigay sa amin ngayon na scholarship. Pero alam niyo po, kahit po ang mga trainees ang siyang nagbabayad ng kanilang training fees at assessment fee, ay marami pong nag-i-enroll. Ibig sabihin, talagang marami na po, pati mga kabataan po, ay gusto na talagang mag-engage sa agriculture. Ayan. Ayan. Thank you po, Ma'am Evita. Ayan, ang dami pong ino-offer na training sa na po ng Roqueza Integrated Farm, mga kapalay school. Ma'am Evita, kung nais po ng ating ibang mga taga-subaybay at nanonood po sa atin na pumasok po dito sa training ng Roqueza Farm, saan po sila maaaring makipag-ugnayan? Meron po kaming Facebook at kami po ay nagpo-post ng mga schedules namin ng mga trainings at pwede po nila kaming kontakin sa number 0926-042-9515. Ulitin ko po, 0926-042-9515. Ayun, maraming salamat po Ma'am Evita sa inyo po mga ibinahagi ngayong araw. Ano po at mag-expect din po kayo, baka marami pong kukontak po sa ating ibinigay na numero para nga po dito sa mga trainings at mga services na maaari nilang itanong dyan nga po sa Roqueza Integrated Farm. Ma'am Evita, baka po meron po kayong mga nais batiin at mensahe na rin po sa ating mga taga-subaybay na kapalay school. Okay. Sana po lalo na po yung mga kabataan at yung mga kababaihan, hindi lang po yung mga kalalakihan. Lahat po tayo ay mag-engage na po sa farming, lalo na po sa organic farming. Kasi pagka organic farming po, nakakatulong po tayo para ma-mitigate ang climate change, no? Maiwasan ang pagkalaso ng ating hanging sinisinghot. Okay. Dahil pag po ang ating pagsasaka ay laging commercial at lagi tayo walang habas nga ang paggamit natin ng mga herbicides, mga pesticides, bukod po sa magastos ay tayo po ay kasama sa lumalason sa ating kalawakan, sa ating mundo, no? Kaya sana po ay intindihan na natin na kahit konti lang ang maitutulong natin, malaki po ang maitutulong natin sa paglilinis ng ating hinihingang hangin, no? At sana po ang mga kabataan ngayon ay lalo pong maging masigasig tulad ng ating naging speaker, no? Maging masigasig sila sa pagtulong sa pagsasaka, hindi lang po sa palayan kundi sa paggugulay,
lalo na po kung ang gulay na itatanim nila ay organic, no? Dahil yun po ay napakahalaga po sa ating kalusugan na hindi po tayo malalason. Okay po. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Evita Roqueza. Miss Jaja. Maraming salamat sa ating pong radio teachers, Ginang Evita Roqueza mula po sa Roqueza Integrated Farm, sa inyo pong pagbabahagi ng mga best practices po ninyo, and of course yung pag-inspire po ninyo sa ating pong mga taga-subaybay at mga taga-pakinig. Sigurado, Ma'am Chino, na maraming natutunan ng ating pong mga kapalay school sa ating pong tatlong radio teachers, no, mula kay Sir Glenn, kay Sir Adele, and kay Ma'am Evita. Ako po ay maraming natutunan at syempre ay talagang na-inspire. Very inspiring po ang mga binahagi po nila ngayong araw na ito. Yes, tama ka dyan, ano, Ja. Kaya naman, mga kapalay school, inyo po bang nasulat yung mga mahahalagang detalye o yung mga best practices nga po na ibinahagi ng ating mga radio teachers? Ano po, maaari po ninyong balikan ang ating mga episodes sa Palay Aralan sa official Facebook page po ng ATI Calabarzon, Department of Agriculture, RFO4A, Philrice Los Paños, PIA Calabarzon, Amiya Calabarzon, at YouTube channel na Agri Studio. Tag QOTD, i-type na po ang inyo pong pangalan, bayan at inyo pong kasagutan at isend po sa numerong 0962-056-0749. Muli, ang una pong papasok na tamang sagot po ang siya pong mananalo. At ito na po ang ating pong katanungan, Ma'am Chi. Ayan na nga, mga kapalay school, para po sa araw na ito ang ating pong katanungan, hashtag QOTD. Magbigay ng best practices na ibinahagi ng ating mga radio teachers sa pagpapalay. Muli po, magbigay ng best practices na ibinahagi sa atin ng ating mga radio teachers tungkol po sa pagpapalay. Ayan, amin pong i-announce muli sa official Facebook page ng ATI Calabarzon ang mananalo. At mga kapalay school, eto na po sa huli pong episode ng ating Palay Aralan. Tayo po ay makikita-kita sa darating na Biyernes, August 25, 2023 para po sa ating program integration. Magkakaroon din po tayo ng mahabang pagsusulit sa unang bahagi po ng ating programa. Yeah, Ma'am Chi, quiz muna bago ang program integration. Siyempre, no, maraming salamat po sa ating pong tatlong radio teachers, si Sir Glenn, si Sir Radel, at saka po kay Ma'am Evita. And pagbati po sa ating pong mga nakasubaybay pa rin po sa ating pong live stream, no po, si Al Condition, tama po ba? From pagbati daw po sa Luyahan Farmers Association o Luyahan Lian, Batangas. At syempre po nakatutok ang ating po mga estudyante, no? Mula po sa LSPU na Carlan, JB Mansibang, no? Sana po ay maraming natutunan at na-inspire po ang ating po mga estudyante mula po sa mga iba't ibang universidad sa mga ibinahagi po ng ating po mga radio teachers. Gayon din po, hello po kay Jessa Gravilo Mapapak mula po sa LSPU Sinuloan. Ayan, ang ating po mga taga LSPU. And Jose Maderaso from, ito po ay RIC Federation sa Taysan. And Johnny Ignacio, ayan, mga marami po atang nanonood ng mga LFT para supportahan po si Sir Glenn. And magandang buhay po, ito po pagbati po ni Ma'am Tessie Casilag Mendoza, ayan, mula po sa Sitio, Lipatan, Luksuhin, Calatagan, Batangas. And good morning din po kay Gary Petiluna Caballero, shoutout po sa Prinsa Farmers. Ayan. And good morning po from Pila, Laguna, Ruche, Laksi. Ayan po, Ma'am Chi, baka may mga babati pa po. And hello po sa ating po mga kasamahan sa ATI Calabarzon and sa mga kasamahan po natin sa ISS and sa PAS at sa iba't iba po mga section ng ATI. Hello po sa inyo.
Ayan, so batiin ko lang, ano, Ms. Jajad ng Good Morning, ito si Ma'am Josefina Berana. Magandang umaga po sa inyo. Kay Josie Maderaso, good morning po, and from Taizan. And then, good morning din po kay Muhammad Began. Sabi po niya, good morning sa mga taga-Santol Farmers Association. Magandang umaga daw sa kanilang AEW, yan, na nag-a-assist sa kanila sa hall para daw po dito nga sa panunood sa atin dito sa programa. Ano? Good morning po kay Jess Mapakpak, watching still from LSPU. Ayan. At good morning, Lu Solares ng Teresa Rizal. Ayan. Paggamit daw ng organic fertilizer, siguro yun yung isa sa mga ginagawa din nila. Ayan. Ayan. Maraming salamat po mga Kapalay School at sa ating po mga masisipag na mga SOA coordinators, no, at sa ating po mga farmers, sa mga farmers irrigators po natin, and top shares and fans ng ating pong programa. Ayan mga Kapalay School, huwag niyo pong kalimutang i-follow ang aming official Facebook pages, ATI Calabarzon, Department of Agriculture, RFO 4A, Philippine Information Agency 4A, at iba pang social media accounts. Maraming maraming salamat po muli sa pagsama ninyo sa amin mga Kapalay School. At nais ko lamang batiin ng happy birthday ang aking Lola Rosa. Ayan, maligayang kaarawan po sa inyo, Lola. At syempre, hello kaila Ate Zoe at Baby Zion at kay Demi at kay Carlo. Ayan, sa pangalan po ng aming butihing Regional Executive Director, Director Milo De Los Reyes ng DA Calabarzon, at ang DA ATI Calabarzon Center Director, Dr. Rolando V. Maningas. Ako po muli si Chika Gitla mula po sa Information Section ng DA Calabarzon. Naman po si Jaja Kylo mula po sa ATI Calabarzon. Tandaan, kaalaman ay linangin upang mapalago ang aanihin. Ito po ang Palay Aralan, Palay Aralan, makabagong pagsasaka sa himpapawid. Sa himpapawid. Oh, ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay Aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon, kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan.